Okay, so hello guys, welcome back to our tutorial. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag upload. So ang gagawin natin is napakasimpleng program gamit ang Java. So ang gamit ko ditong compiler is Eclipse IDE. Okay? So ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng example program na kung saan very simple, fix lang yung value. Okay? Ang sabi dito, create this simple payroll system and follow the given formula and input. So, gusto sabihin, gagawa tayo ng simple program na kung saan i-compute natin yung gross pay and then there is a deduction. Okay? So, fix lang yung value niya. Okay, so ito yon. So, gawa tayo ng isang new, okay, then class. So, lagay natin dito, simple, what you call this one, simple payroll system. Okay. Click natin to para automatic mayroon siyang yung ready code na para sa main. Okay. So, una, ang gagawin natin, kasi ang gagawin natin dito is fix lang, hindi tayo magpapa-input sa user. So, ito ay para sa mga beginners or mga baguhan na nag-aaral ng programming sa Java. Okay? Or kung C++ ang gamit nyo, papalitan nyo lang yung syntax ng para naman sa C++. So, ngayon, ang gamit natin is Java. So, madali lang naman to. Okay? So, una, mag-declare tayo dito ng variable na string. Okay? String name. Kasi input natin yung pangalan niya. Yung pangalan niya is naka-fix lang, so walang problema yun. Ilalagay natin yan. So, ngayon, enter rate. So, gawa tayo dito ng double rate. Okay. Rate per day. Gawin natin yung ganyan. Double. Lagyan natin dito is working days. So, yung ano, integer na lang, working days. Okay. Kung ilang araw pa magtatrabaho. And then, lagay natin dito is double. Lagay natin dito is okay, so ito rate per day, double, dito naman is gross pay. Okay. Gross pay. Ayan. So ang gagawin natin dito, i-display lang natin yung system.out.print. Okay. Lagyan natin dito is yung name niya. So, name. Enter name. Okay, enter name. So, pwede naman tayong maglagay ng what you call this one? Magpapa-enter tayo o mag-ask tayo sa user. Okay, lagay natin dito yung scanner. Okay, so lagay natin dito import java.util utility or then scanner. So, pag nilagay na natin yan, pwede tayo maglagay dito. Lalagay natin ng object. Gagawa tayo ng object para sa scanner. So, scanner input is equal to new scanner system.in. Okay. In siya kasi itong gagamitin natin for input. So, enter your name. Lagay natin dito is name is equal to input.next line. Next line, kasi integer, ano siya, string. Okay? Pag integer naman, lagay natin dito, system.out.print.
Intel N. Lagyan natin dito Inter anong ilalagay na daw ito? Inter rate. O lagyan natin name. Huwag na natin lagyan ng Inter name. Ito naman is Inter rate per day. Lagyan natin Inter rate per day, for example. Then, go tayo dito na ito yung variable niya na hawak. Okay. Kung ano man ang input ng user para sa Inter rate, hahawakan siya ni rate per day. So, input dot next double. Pag double, may mga decimal places siya. So, ngayon naman, system dot out dot print ln. Lagay naman natin dito is enter. And lapit dito, enter workdays. Enter number of days. Okay. So, ilalagay natin na kung nakailang araw kang nagtrabaho. Okay. Yan. So, ang lagay naman natin dito is working days is equal to input. Okay. In that next int. Kasi, integer to. Pag so, integer, wala siyang decimal places. Okay? So, ngayon, pag na-enter na natin yung rate, number of days, kukunin na natin yung cross pay. So, may computation tayo. Lagyan natin ng comment dito, computation, para sa cross pay. Okay? Ang formula niya is rate per day times working days. Yan. So, yan yung formula niya. So, ngayon, ang gross pay is mayroon na siyang laman. So, para mailabas natin yung gross pay, ilagay natin dito, system.out.print. Okay. Ln. Lagay natin dito is gross pay. Okay. So, lagay natin dito. Gross pay is gross pay. Yan. So, kung anong computation nito, ipapasok niya dito. So, ang mangyayari, ito yung output. Tandaan, ang system.out, yan yung lalabas sa screen mo, yung display niya. Pag in, pag ito naman, input, may next line, ito naman yung i-enter ng user. Okay. Ngayon, pag lumabas na itong gross pay, ang gagawin natin, ilalagay natin dito, system.out.print. Ilagay natin dito is yung deduction. Piprint din natin yung deduction. Okay? Yan. Ilagay natin dito is deduction. Yan. So, ipiprint niya lang yung deduction word na yan. Okay? Next is lagyan na natin dito next line para next line dito. So, lagay tayo dito ng comment deduction. Deduction computation of deduction. Lagyan natin. Computation of deduction. Yan. So, sa deduction, kukumpute natin yung pag-ibig. So, lagay natin double pag-ibig. Meron tayong PhilHealth. Meron tayong SSS. Meron tayong tax. Okay? Yan. Then,
kukunin natin yung total deduction. So, as you can see here, yung pag-declare ko, isa-isa lang siyang linya. So, string, double, int, double. Pwede naman pag-isahin itong double basta same data type. As you can see here, pare-pareho naman siya, pare-pareho naman siya double. So, pinag-isang linya ko na lang. Separated by comma. Okay? So, ngayon gagamitin na natin itong computation. So, pag-ibig, okay, pag-ibig, okay, ang computation niya, ang formula ng, teka lang, ang formula ng tax mo na, okay, tax. Formula ng tax is gross pay, okay, times 0.08%. Yan. Yan yung nakalagay sa pinapacompute. Pag 0.08%, huwag mo nang lagyan ng percent. Ito na yun. Yung 7% to. Next, ang sunod na computation is yung total tax. Okay. Ngayon, as you can see here, yung pag-ibig pala, okay, yung pag-ibig, naka-fix na siya. Okay? Yung pag-ibig, naka-fix niya. Parang wala namang formula sa pag-ibig. Naka-fix na yung pag-ibig, no? Okay, so sa pag-ibig, mayroon siyang babawas na 100. Ayan. Dito naman sa PhilHealth, mayroon naman siyang 200 na ibabawas. Dito naman sa SSS, mayroon siyang 250. Okay. Then sa... Okay. So ngayon, ito yung tax. Next is... Okay. So sa pag-ibig, wala naman. Yung total deduction... Total tax, total total tax is equal to, lagyan natin dito total tax, comma, is equal to pag-ibig, okay, sabi dito total plus PhilHealth, yan, plus SSS, plus tax. Yan yung total tax. Para makuha mo yung total tax, ito na yung lahat. Yan yung magiging ano mo. Next is formula naman ng net pay. So, net pay, lagay natin dito, net pay, pay. So, net pay naman is equal to, sabi dito is gross pay, okay, minus, okay, minus total tax. Yan. Yung gross pay mo, ito yon minus dito sa kung ano man yung binawas na mga taxes. So, ngayon, i-display na natin, display the output. Ang i-display nating output is, okay, system.out.println. Lagyan natin dito is pag-ibig. Okay. So, pag-ibig naman, ilalabas lang natin dito yung pag-ibig na data. Next, copy-paste ko to para mas mabilis. Lagay naman natin dito is yung PhilHealth. Madali lang siya, no? Para sa mga beginner, yan yung kailangan nyo dito. Yan. Next is, ito naman, PhilHealth, sunod SSS. Lagay natin dito yung tax.
tax mo is yung tax, okay, total deduction, system.out.print, ln, okay, natin dito is total deduction. Yung total deduction mo, ang ilalabas mo, ang ilalagay mo dito is yung total tax, kasi yun yung total deduction mo, okay. Ayan. Kung makikita mo, yung total deduction mo, ito yun. Pag-ibig, PhilHealth, SSS, then yung tax. So, pag kinumpute mo ito, ganito, pag kinumpute mo yan, okay, kahit wala nang ganyan, pag kinumpute mo yan, ito na yung total deduction mo. Okay. So, pwede mo naman ilagay dito total, hindi total tax, total deduction. Yun pala, total deduction ito. Ayan. Total deduction, lagay natin dito. Ayan. Same lang yan. So, total deduction. Ayan. So, ito, total deduction minus total deduction dito. So, ngayon, ito total deduction din. Ayan. So, pag-ibig, dinisplay mo lang kung ano ang data dito sa pag-ibig. PhilHealth, ganun din, 200. SSS, 250. Yung tax, may computation siya. Kung anong gross pay mo, yun yung times mo lang sa 8%. Total deduction mo, total deduction, ito naman yung computation niya, yung total deduction. Ngayon, i-display na natin yung sunod na output, yung net pay. Lagay natin dito, system.out.print at ln. Pwede naman yan, ganyan. Lagyan natin dito. Net pay. So, lagyan natin dito. Net pay. Kung yung net pay, yung gross, gross minus total deduction. Okay? So, try natin kung gagana to. Kung may error, i-debug natin. Okay? So, try natin i- ito. Ayan, gumana naman siya. Wala siyang error. Ayan natin dito. Enter your rate. For example, ang rate mo is 1,000. Enter number of days is, for example, 20. So, ang gross pay mo is 20,000 sa 20 days. May pag-ibig ka, may PhilHealth ka, nababawasan sa iyo. Ang total deduction mo is 2,000. 150. So, ang net pay mo is 17,850. Okay, so i-run nga natin ulit para mas maintindihan. Laki-lakihan natin. Laki natin dito. Okay. Ang inter rate mo is, for example, 500, for example. Okay. Then, ang number of days mo is 10. Okay, yung makikita mo, gross pay, 5,000. Okay. Deduction mo, pinakita lang natin dito, ang deduction mo is 950 total. So, 400 plus 250 plus 200. So, ilan na ba yan? 950. Pero may kulang. 100, 300, 300, 700, 800, 900, 950. Yan, tama naman. Then, 5,000 minus 950 is 4,050. Okay. So, kung, ayan, so tama naman siya, no? So, sana na-gets nyo yung computation ng simple payroll system gamit yung Java. Okay? Thank you. I hope you understand. Please comment below if you have more question. Okay. Thank you.